Makalipas nga ang higit dalawang buwang paghinto sa social media, nagbigay ng update si Queen of All Media na si Chris Aquino sa kondisyon ng kanyang kalusugan. Nasa US pa rin si Chris para sa patuloy na pagpapagamot ng kanyang sakit. Ngayong Miyerkules, September 7, 2022, ibinahagi ni Chris na mayroon siyang apat na autoimmune conditions. Tatlo rito ay na-diagnose sa Pilipinas at ang isa ay natuklasan ng kanyang mga doktor sa Houston, Texas. Taliwas daw ito sa update ng kanyang nakatatandang kapatid na si Balsy Aquino na waring nalito na sa kanyang kalagayan. Unfortunately, all my physical manifestations are pointing to a possible fifth. Opo, pinakyaw ko na, dagdag na hirit ni Chris na nakuha pa rin pag-aanin ang kanyang sitwasyon. Ayon pa kay Chris, nakatakda siyang sumailalim sa chemotherapy. Hindi dahil siya ay may cancer, kundi para sa kanyang autoimmune conditions. Paliwanag niya, I am grateful to be blessed to have the means for us to move to another state and have more tests done and go to other specialists and finally start my immunosuppressant therapy. I was warned that the safest form of chemotherapy, I don't have cancer, that can be used for my autoimmune conditions will make me lose my hair. Hair will eventually grow back, but permanently damaged organs won't. So dead man muna sa vanity. Inamin din ni Chris sa kanyang Instagram post na hindi biro ang pinagdadaanan niyang sakit dahil sa kanyang health issues. Pero ang tanging nagbibigay raw ng lakas ng loob sa kanya ay ang pagmamahal ng anak na sina Joshua at Bimbi, mga kapamilya, mga kaibigan, at supporters na patuloy na nagdadasal para sa kanya. May 2022, nang unang ibalita ni Chris ang tungkol sa tatlo niyang autoimmune conditions, chronic spontaneous urticaria, autoimmune thyroiditis, at vasculitis o late stage 3 ng Church-Strauss syndrome. From all of us, please get well soon po, Ms. Chris Aquino.